kayo as a youth, di ba? Kasi syempre, like social media age naman kasi tayo, ng digital age tayo, di ba? Mm-hmm. So, sabi nila, yung mga kabataan ngayon nagiging lazy na because of dependence. Dependence on social media. This phenomenon na nagiging atin na ngayon. So, ano yung perspective ninyo on that? Ikaw, Mark. Ako naman, yung mga artificial intelligence, mga AI ngayon. Huwag naman tayo pumunta sa AI, kaya high level na kasi yan. Dito lang sa... We're talking about yung mga... Technology. Simple technology is artificial intelligence. But later na yung masyadong ano na yan. Yung simple nga lang. Ayan. Simple mo lang kasi. Technology na lang. Technology. Hindi ka marunong gumawin niyan smartly, talagang mag-delazy ka. Gamitin mo yung mga gadgets mo na productive ka naman. Katulad ng, kumbaga, yung contents mo, di ba... Gumawa ka ng magagandang contest na makatulong naman, educational, inspirational, ganun. Mm-hmm. And maraming matututuhan ang mga kabataan at kapwa tao, no? Dahil sa paggamit mo. Parang bumababa ako sa upuan. Maliit ka daw pero mabigat. Mabigat. Bumababa yung ano. Okay. Ano lang, there are still activities naman sa labas na pwede mong itry. May mga ganun pa rin naman kabataan. Pero kung ikaw nag-rely ka sa teknolohiya, nagiging lazy ka in a way, siguro isipin mo na lang din, no, kung paano ka mag-exercise. May mga tao naman na nagre-remind sa'yo. Mag-exercise tayo. So, may ano ba? may is it true or may katotohanan ba dyan na yung technology makes people lazy? Make some people lazy, not all, kasi yung iba productive because of technology. Okay. Yung parang ganun yung ang ginagawa namin kaisipan na hindi naman lahat siguro ng tao yung pag-generalize natin. Kumbaga, pag may technology, kailangan mong gamitin sa tama yan, sa kung anong pwede niyang magawa to help, to make life easy. Ganun. Yes. Not to make life lazy. Kumbaga na, diba, lagi na lang kinukumpara yung noon, diba? Mm-hmm. Bakit noon? Wala naman, pwede naman kami gumawa ng mga project namin noon. Na kahit walang mga computer, wala mga... Bakit kung brown out, bakit kung hindi na kayo nakakatrabaho, bakit to? Pwede naman kami... Sige, try natin typewriter lahat ng mga... iba kasi, ganyan kasi, iba kasi ang generation before. Wala na kasi typewriter din eh, diba? Yun nga. Hindi na natin magagawa, diba? Paano ka... Kasi kung brown out, nakatiwa mo, nakaupo ka na lang doon sa office. Yes, na, kasi nasa Excel mo, di ba? Nasa computer mo yung... On a teacher's perspective ng dati. Ayan! I'm sure. Kasi LPT siya. ang sinasabi lang nila dito, parang hindi na gumagawa ng... Yes. Hindi na gumagawa ng paraan o wala nang, hindi na pwede mag-discarte yung mga tao ngayon or... Hindi lang kabataan naman. Sige, let me touch one of General Santos City's core value na openness to change. Sige, Sir Marty. Openness to change. Openness to change. Kasi nga, di ba, iba yung generation noon at ibang generation ngayon. Pero it doesn't mean na dapat mag-iba na rin yung pagka-Pilipino natin. Yeah. Iba yung generation noon because iba yung demand. Yes. Iba yung need. Unlike kasi ngayon, majority, especially pag nasa school, kasi school yung naging sample yung mama, no? Students. Yung demand kasi sa students ngayon, dependent sa modern technology. Yeah. And hindi na ho masyado tinatanggap sa schools ngayon yung pagupit-gupit, padikit-dikit, ganun. True. Konti na lang po, depende na lang po pag nasa art class yung bata. But then, the rest, the research, na-appreciate ko rin naman yung mga nananatili pa rin sa library kasi kapitbahay namin yung pero city library. But is it wise also for educational system to also parang adapt with the technology, the modern tech. Adapt pa rin yung mga traditional approaches, no? Na just in case may palya sa modern tech, at least babalik na naman tayo doon saan. Kagaya nung nagkaroon ng COVID, ano ginawa nang balik tayo sa... As for my case, ano, nung time na nagpa-practice teach ako or nagkakaroon ng time to teach during my field study days, meron talaga akong alternative na pag pumalya yung presentation kong high-tech, I go with the analog, kumbaga. How high-tech? But sad to say, the education system today does not teach interventions, kumbaga. Oh, really? So, pag sinabing, etong course na to, naka-focus tayo on presenting our subjects or our topics using the modern technology, actually,
talagang may malaking difference with the analog and the modern way of presenting the lessons. Mm-hmm. And sad to say, dahan-dahan na rin inaalis sa teaching education program yung paggamit talaga ng mga old school, kumbaga, old school techniques. Mm-hmm. Kasi nga sinasabi nilang, we're now in the 20th century. Mga ganun. Pero ako honestly, and we should be adaptive. Yeah, diba? Ako honestly, despite of, you know, okay, sabihin na natin, nasa 20th century tayo and we're teaching the 20th century learners. Nasa pero 20th, we cannot discredit, we cannot discredit the fact na, uy, pwede pa naman tayong mabuhay nang walang modern tech. Exactly. On. Mm-hmm. Depende talaga siya dun sa art ng teacher. Yeah. On how he or she will be delivering kasi the lessons. Kasi sa mga rural area, di ba? When you go to the rural areas, wala, hindi naman ganun ka-high-tech yung mga gamit nila, di ba? Wala nga silang iba doon ng mga school, wala nga mga computer. And appreciating the traditional way of teaching, Ma'am Katha, no? Kasi these days, whenever, for example, a science teacher is teaching the parts of the plant, yun, nakikita na lang ng mga bata yung screen. Pero pag pumunta ka sa bundok, talagang nangongolekta si teacher. Ito yung dahon ng saging, ganito kahaba. Ito yung dahon ng bayabas. Ito yung stem. Yung experience ng bata na nasa mountain areas, mas masasabi kong mas real life at some point. Oo, kasi nga, nahawakan talaga nila, andun talaga existing yung material sa kanila. And then, kahit nasabihin ng teacher yun na you get this, may makukuha sila. Pero sa setting naman kasi dito sa syudad, talagang limited. So, more dependent talaga yung mga nasa urban areas on technology. Pero yun nga, ako nag-aral ako dito sa Jensen, nagtapos ako dito sa Jensen. I also taught learners na taga Jensen. Pero talagang ginagawa ko yung traditional way of teaching from time to time. Okay. Yun nga, nakadepende so siya sa art ng teacher. So you believe that it's also wise na kahit papaano matuto din yung mga kabataan ng mga traditional ways. It's really Life approaches, kung Okay. Yeah. Alright. Ano lang yan, may kanya-kanyang advantage, disadvantages ano, doon tayo sa advantage niya. Yung mga disadvantage, sige, tinan natin. Oh. Yung mga traditional natin, pwede natin gawin yun to our advantage naman. Pag yung disadvantage ma-overpower yung advantage so, ng technology. Sa discarte lang talaga. Yun nga, nakadepende rin kasi siya sa sitwasyon. Kasi sa adaptability ng tao. Yeah. Right? Kung ano available, kung available ng technology, use that. Yeah. Diba? Yeah. Correct. Yes. Uy, grabe naman yung usapan namin talaga.